Hi guys! Welcome back sa ating channel. My name is Adelina. So ngayon po ang isi-share natin ngayon ay tungkol kay Shooting Star. So ito po ngayon ang isi-share ko sa inyo kung paano ko po alagaan si Shooting Star. So iyan po. Iisa lang po yung aking Shooting Star ngayon. Pero meron na po siyang maraming babies. Yan. Makikita po ninyo dyan na nagkaroon na po ng baby si Shooting Star, kahit iisa pa lang po ang ating Shooting Star. So yung isa po malaki na, kasi bago pa lang po yung ating Shooting Star dito ay nagkaroon na po siya ng baby. So yung iba maliliit pa lang po. So madali din lang pong alagaan ang ating Shooting Star, guys. Yan, oo. So ang akin pong gamit ditong soil mix ay ginawa ko pong equal. So kung ano po yung dami ng lupa, pumice at saka buhangin. So yung tatlong yun ang aking gamit dito, guys. Pinaghalo-halo ko lang po sila. So kung gaano po kadami ang lupa nyo, ganun na lang po ang inyong gawin sa pumice at saka sa buhangin. Hindi po ako nawawala ng buhangin. So kung wala po kayong buhangin, pwede po kayong bumili ng buhangin sa hardware. So dun ko po siya nabibili. Mura lang po yun, na maliit na sako na nasa 35 pesos. Ano po yun, yung binistay na. Yun po yung bilhin ninyo. Tapos yung pumice po, pinanghihingian ko lang po sa aming kapitbahay kung saan po merong gumagawa ng bahay. Yun ano ko po yung kamay ko. Yan. So ganyan lang po yung aking ginagamit ditong mga soil mix. So kailangan po hugasan po nating mabuti ang ating soil, ang ating pumice at ang ating buhangin. So bago po natin gamitin. So ito po, maganda po itong ating Shooting Star kasi po nagre-red po yung kanyang dulo ng kanyang leaves. Nagre-red tips po siya. Ayan, oh. So ngayon po hindi po siya kulay red kasi po madalas pong umulan dito at saka nagkaroon po tayo ng bagyo na sunod-sunod. So ulan po siya ng ulan, wala po siyang init. So ayan, bumabalik po siya sa pagkakulay green. So pag nag-summer naman po o nagtag-init, magkakaroon po siya ng red dyan sa dulo. Maganda po siya. Ayan, oh. So madali lang po itong alagaan sa mga gusto pong bumili at mag-alaga ng Shooting Star, ay madali lang po. Pero guys, nagkaroon po ako ng ganito dati. So namatay po yung dati kong ganito kasi alam nyo po, kukunti lang po yung aking sunlight dun sa aking lumang garden. Kasi medyo po nakalubog yung aking lumang garden dahil napapalibutan po ng medyo mataas na bahay. So nagkakaroon lang po siya ng init kapag natapat na po yung init sa aking garden. Ganun lang po. So kaya itong mga aking mga succulent ay na-train ko po sa direct sunlight at saka rain or shine po sila, wala po silang bubong. So kung may nakita man po kayong kalansay doon na poste, yan po yung ginawa namin pansamantalang bubong. Pero dahil po matibay naman, nakita ko matibay at hinumakan ko, hindi ko na po aalisin yan. So ang gagawin ko na lang po, lalagyan ko po siya ng bubong kapag madalas ang ulan. Pero kung 2 days ang ulan, okay lang po yan dahil nasanay naman po sila sa rain or shine. So pag meron lang pong bagyo na parating umuulan, doon ko lang po ilalagay yung ating bubong. So nakaraang video ko po, pinakita ko sa inyo kung paano ko po siya alisin. So ganun lang po, nakaipit lang po kasi yan, nakatali naman sa alambre at matibay naman po yung pagkakabit kahit po sila maliliit lang yung poste. So ganyan po, na-train ko po sila sa direct sunlight. So hindi po nabubuhay yung aking Shooting Star doon sa lumang garden dahil nga po meron akong isa noon o dalawa, hindi po masyadong naiinitan kaya siya namatay. So ito na direct sunlight, na train ko po siya, okay po siya. So yung ating soil mix, guys, pare-parehas na lang po yung ginamit ko. So pwede rin pong gamitin yung 70% na pumice at saka 30% na lupa. So yun din po yung gamit ko, effective din po naman yun kahit ano po yung gamitin ninyo. So ako po kasi minsan ibinabago-bago ko yung aking soil mix, ginagawa ko yung equal, yung katulad dito sa ginawa ko at saka sa ibang mga succulent ko na equal po yung ginagawa kong dami ng soil mix. Pero hindi po ako bumibili ng mga nabibiling mga soil mix. Sarili ko pong gawa. So yung lupa po, ordinaryong lupa lang po yung ginagamit ko. Doon lang po ako kumuha sa lumang garden kasi lupa po yun eh. Kahit maliit lang po yung lugar, meron po siyang lupa. Tapos kapag medyo mabato, nanghingi na lang po ako dun sa sister ko ng lupa dahil marami naman po siyang lupa dun sa bahay nila. Ay, dun sa gilid ng kanilang dun sa backyard nila. So, ayan. So, ordinary lang po lahat.
So, buhangin, bumibili lang po ako at nagmi-mix lang po ako ng sarili kong soil mix kasi matyaga po akong maggawa ng soil mix. Pero kung ayaw naman po ninyong gumawa, pwede naman po kayong bumili ng nabibiling soil mix. Marami pong nabibilihan. So, ayan. So, ganito lang po ang pag-aalaga ng aking shooting star. So, apang nagdidilig po ako nito, hinihintay ko pong madry yung kanyang soil bago tayo magdilig, guys. Dito lang po ako nagdidilig sa gilid. Hindi ko po dinidiligan yung kanyang mga leaves. Dati po, pag nagdidilig ako ng succulent, pati yung leaves niya, dinidiligan ko po. O yan. So, okay lang po siyang maulanan. Mas gusto naman po nila na nauulanan sila kahit nababasa yung buong kanyang succulent. So, pag nagdidilig lang tayo, dito lang po sa gilid. Yan. So, hindi ko na po siya pinaparating doon. So, nasisipsip naman po nung ugat yung kanyang tubig. At saka, bottomless po ako magtubig. So, malaki po yung butas niya. Katulad nito, dalawa po yung butas niya. Ayan o. Yan. Binutasan ko lang po itong ating pot. So, ililipat ko na lang po ito kapag medyo lumaki na po yung kanyang mga babies kasi maliit pa po yung babies niya eh. Ayan o. So, ilang buwan na rin po ito sa akin nung nabili ko sa Benguet. So, kung nakita po ninyo at napanood ninyo yung aking unboxing nung unang-una, nag-unboxing po ako galing sa Benguet. So, ito po yung nabili kong isang piraso. Ayan, nagkaroon na po siya kaagad ng babies. So, parang gusto ko pa rin pong bumili ng shooting star kasi maganda rin po siyang alagaan. So, marami po tayong mga succulent na maganda po pala silang alagaan, guys. Kasi nakakatuwa dahil pag nagkakaroon na siya ng babies at saka yung nag-iiba po yung color ng kanyang mga leaves. Yan, doon po maganda po siyang tingnan. Nakakatanggal stress po talaga siya. Dati po, hindi ako masyadong nag-aalaga ng succulent kasi nga po, wala ako masyadong init dahil sa ating mga halaman po, kailangan po talaga nila ng sunlight kahit papaano. So, kung hindi po kayo sanay sa sunlight, sa direct sunlight, ang gawin na lang po ninyo, unti-unti lang po ninyo ilabas ang inyong mga succulent, ipakilala po ninyo yung sunlight. So, ang gawin lang po ninyo, halimbawa sa isang araw, isang oras lang po ninyo nilabas sa umaga. So, gawin po nyo sa susunod na araw, dalawang oras, sumunod tatlong oras, apat na oras, hanggang po ma-adapt nila yung direct sunlight. So, ganun lang po yung pagpapakilala natin sa ating mga succulent sa direct sunlight. So, ito pong lahat ng aking mga succulent, yung aking mga babies ay na-train ko po sila sa direct sunlight. So, ayan, kaya sila nabubuhay pa rin hanggang ngayon dahil yun po, gusto po talaga nila ng direct sunlight, guys. So, yan lang po ang sekreto sa kanila na kailangan po lagi silang may sunlight. O yan, o, katulad po ng kung wala naman pong garden tayo sa labas, pwedeng-pwede po natin tayong mag-alaga ng ganito. So, ano pong ginagawa ng ating yung yan, ano pong ginagawa ng grow light. So, bili lang po tayo ng grow light at pwede tayong mag-alaga ng mga succulent sa loob ng ating bahay. Yan. So, yan. So, kung konti lang ang init, habulin na lang po natin kung nasaan yung sunlight. Doon na lang po natin ilagay yung ating mga succulent. So, yan. Madali lang alagaan si shooting star. So, basta didiligan lang po natin sila kapag dry na yung soil at kailangan niya ng sunlight. So, ayan yung ating soil. Ayun nga, minix ko ng pare-parehas po ang dami. Pwede pong equal ang gamitin ninyo, guys. So, marami po ako mga succulent na equal po yung ginagamit ko. Ayan. So, ganyan lang po yung pag-aalaga ng ating shooting star. So, yan na lang po ang ating share sa ating shooting star. Sana po nakatulong sa inyo at lalo na po sa mga bago pa lang nag-aalaga ng shooting star. So, yun po ang gawin natin kapag bago lang po at natatakot po kayo. Ayan po yung sinabi ko na unti-unti po nating ipakilala ang ating mga succulent sa direct sunlight. So, ayan po, ganyan po siya kahit nag-iisa lang. Maganda naman po yung kanyang pagkakabuhay. Ayan. So, karamihan po ng aking mga nabiling succulent ay puro nag-iisa. So, ayan, iningatan ko na lang po sila na magkaroon ng na mabuhay sila. Yun, iniingatan ko para mabuhay sila. So, pag hindi, yung mayroon po tayong mga succulent na ayaw na nila sa direct sunlight. So, obserbahan lang po natin ang ating mga succulent kung saan po nila gusto. Ayan, pwede nating
Ganun lang po ang ginagawa ko, inoobserbahan ko lang po sila kung saan po nila gustong mabuhay, kung sa direct sunlight o sa brided. Ayan. Nabubulol lang lola. Ayan, basta obserbahan lang po natin ang ating mga succulent kung saan po nila gusto. Ayan, yan na po yung ating share sa ating pag-aalaga na shooting star. Nasasamid ako. Wala pala ako ditong water. So ngayon po guys, mayroon po ako ditong lalagyan ng hanging plants. Ayan, may iba-iba po akong kulay ng hanging plants. Ayan o. So ang gumagawa po nito ay ang mga senior citizen. Ayan po, 150 po ang bawat isa nito. So sana kumakatulong po tayo sa ating mga senior citizen. Bili po kayo nito, 150 po ang isa. Ayan. Ilalagay ko po sa description box ang pangalan ng pwede ninyong i-message para po makabili kayo nito. Ayan po. O, iba-iba po ang kanyang itsura. Ayan. Ganyan po. O. So, iba-iba rin po ang kulay niya. So, ito po yung sa akin. Nilagyan ko po ng halaman. Ayan o. So, hanging plants ang maganda pong ilagay natin dyan. So, ito po siya, namumulaklak po ito siya ng kulay violet. So, may bulaklak po siya nung isang araw. Yan. Hindi ko na po, baka ilipat ko din po kasi sayang din yung pot niya. Yan. Pansamantala, nilagay ko po siya dito. Oh. Yan. Baka gusto po ninyong bumili para makatulong tayo sa ating mga senior citizen. Yan. 150 lang po ang isa. Mura lang po. Ayan. So, yan. At saka, guys, i-share ko na rin po sa inyo, magputol tayo ng portulaca tricolor kasi masyado na po siyang mahaba. So, ang ginagawa ko, ganito po. Putulin natin, guys. Muntahan natin yung puno ng ating portulaca tricolor. So, ituloy na lang po natin yung ating pagpuputol ng portulaca kasi po, pinutol ko na po ito nung isang araw. Hindi ko lang po na ituloy para, sabi ko, ito, isasama ko pa pala sa video para makita po ninyo ang gagawin ko. Kasi ito po, mahahaba ng masyado yung ating tricolor portulaca katulad niyan. So, pinagpuputol ko na po siya para maitanim po natin ng bago. Ayan o, katulad nito, kinat ko na po siya nung isang araw. Ayan. Pero tingnan nyo po, kahit kinat ko na siya, dalawang araw na siya, pero nabubuhay pa rin po siya at saka mayroon pa rin siyang flower, tumuloy yung flower niya. So pag ganito po kahaba ang ating mga tricolor portulaca, pwede po nating putulin para po magkaroon siya ng panibagong dahon. Ayan, kasi susuwi po yung dahon niya kapag kinat po natin ito, tapos itanim po natin ng bago. So ayan, kahit po may flower siya, ayan, cut natin siya, pwede natin siyang pagputol-putulin. At saka ang gawin natin guys, para sure po tayo na mabubuhay sila, huwag po muna natin itanim kapag pinutol natin. I-air dry po muna natin itong dulo. Ayan. Oh. Katulad yan, tatlong araw na po siya. Pangatlong araw na po niyan ngayon ang aking pinutol, pero buhay pa rin po siya. Ayan. Pwede rin naman po, dalawa po yung ginagawa ko. Minsan po, kapag cut ko nito, tinatanim ko na rin po siya kaagad. Pwede rin naman po siyang ganun. Hindi naman po siya maselan eh. Kasi yung ginawa ko po nito, nung pinagputol-putol ko siya, itinanim ko kaagad, tapos pinaulanan ko siya kaagad. Nabuhay naman po. Malaguna nga siya roon, no? Doon sa bulaklak ko doon. So, ganyan lang po yung gawin natin. Kasi ang haba-haba na po nila. So, marami na po tayo magiging tricolor portulaca. Kasi yan nga, ikakat nga natin. Dahil ang haba-haba na po niya, oh. Yan. So, ganun lang po ang gawin natin, guys. Ikat lang natin siya ng ikat. Tuwing tataas siya. Yan. Itong maiiwan dito, tutubuan po yan ng panibagong dahon. Gaganda po siya. Tapos, marami pa tayong magiging portulaca. So, ito na po ang ating tricolor portulaca. So, ang dami ko na harvest. So, parang tayo nag-harvest ng tricolor portulaca. Ayan o. So, ito na ang itsura ng ating ano, pot. Wala na po siya. So, tutubuan naman po yan ng panibagong mga leaves.
So, mayroon po ako ditong itinusok nung nakaraang araw. Nakita nyo yan, no? Mayroon na po siyang ugat. Dito ko lang po siya tinusok kahit naka-direct sunlight siya, oh. Maliit lang po. So, pag itinusok po ninyo, pwede pong wag na muna ninyong diligan. Ayan, oh. Ako, tinusok ko lang po dito, pinabayaan ko lang po siya. Tapos umulan, ayan, kusa lang po siyang, kasi po kahit hindi ninyo diligan niya, mabubuhay po siya dahil katulad nito, nakita nyo yung tinanggal ko, ito na natuyo na po yung kanyang pinagputulan na air dry na po siya, pero buhay pa rin po. Kaya hindi po siya maselan kahit di po muna ninyo siya diligan. Itanim ninyo, tapos hayaan lang muna ninyo. O, kung makita naman ninyo na, makikita naman po ninyo kung pwede na pa siya, pwede na siyang diligan. Diligan na po ninyo o kaya paulanan ninyo siya. Mas maganda po maulanan siya, mas mabilis po siyang gumanda at saka dumami. So ganito na po yung ating tricolor for tulaka. So yung mga tinanggal ko na marami, itatanim na po natin ito. Ayan o. Ayan, so marami na po tayong Portulaca tricolor. So yan, ganyan lang po yung ginagawa ko para dumami sila. Ikat lang po natin. Minsan nga po pag sobrang haba, ginagawa ko pa siyang tatlong cut. Yan. So yan na po yung ating share ngayon, guys, nating ano. Oh guys, support naman po tayo sa ating mga senior citizen. Bili po kayo ng mga ano, lalagyan natin ng hanging pots. Para po maganda rin yung ating ano, mga halaman, ihang po natin. Yan. Maraming maraming pong salamat sa inyong panonood. Thank you so much. At sa mga bago po na hindi pa po nakaka-subscribe, subscribe na po kayo, like and share. Thank you so much. Ingat po tayong lahat. Bye-bye. Ay.